Magandang araw at magandang gabi mga kapuso. Narito na tayo sa episode 20 na Makiling Araw ng Biyernes. Sabi nga nito ni Ren, no? Ano Seb, talaga bang itutuloy na natin to? Sabi naman ni Seb, wala namang kwenta yung opinion ko sa kapatid ko, di ba? Kaya no choice tayo, ituloy na natin to. Isinakay na nga nila yung tatlong kobra na nasa loob nga nitong sako at sabay lumarga na nga sila. At eto na nga, nagulat na nga tong si Porsche dahil biglang dumating itong sina Seb sa kasirin, bumalik sila at inilatag na nga nila ito. Ngayon, sabi naman ni Porsche, get ready for round 3. Ito na rin yung pinakamalala. Ngayon sabi niya, kailangan na nilang ihanda yung ataon. Diba, meron pa talagang ataon. So sabi niya, talagang gagawin to talaga nila ito. Kasi sabi nga ni Seb, talaga bang itutuloy natin to Porsche? Alam mo kuya, kung ayaw mo, kami na lang ang gagawa. Total ayaw naman ni kuya. Okay sige, tayo na lamang ang magpapatuloy. Kinausap niya sina rin sa kasi Oliver na buhatin na nga yung ataol para dalhin dito. Ngayon sabi niya, can you guys, ano, kayo na lamang ang gumawa para mabuhat sa kanya? Kasi sobrang sakit ng katawan ko dahil dyan sa Amira na yan. Sabi naman ni Seb, anong ginawa niyo rito? Sabi naman ni Porsche, alam mo, ginupitan ko lang naman siya ng buhok. Hindi ko pala forte talaga yung pagiging hairdresser, sabi niya. Ngayon, eto na yung pinaka-final round. Tatakutin natin siya. Pwede nyo bang buhatin siya? Binuhat na ni Oliver sa kanirin, itong si Amira. At pagkatapos, inilatag na nga yung mga cobra. Ayan o. Inihulog na habang walang malay si Amira. Grabe ang lalaki. Tatlong cobra ito tapos tinakpan agad nila. Sabi naman ni Maxine, natutulog siya. Sabi no, tutulog nga talaga siya eh. Ngayon ito namang si Rose, hindi pa rin niya makontak si Amira at kausap niya lola niya. Gamit nga itong cellphone nga ni Cathy. Sabi naman ni Rose, kamusta ho si tatay? Alam niya na po ba? Oo, binanggit ko na. E ano pong plano ni tatay? Pupunta daw siya ng Maynila, luluwas din siya. Sige ho nay, balitaan niyo na lang po ako ha, saka babalitaan ko rin kayo. Pagsabi po kay Cathy na huwag niya pong papatay yung cellphone niya. Anytime pwede po akong tumawag. O sige, apo mag-iingat kayo ni Alex ha. Binigay na kay Cathy yung cellphone. Maraming salamat, walang anuman po. Ngayon ito na, sabi nga ni Rose, wala pa rin update si Amira sa bahay eh. Kasi nga inaalam nga ni Alex. Sabi naman ni Alex, tara na umalis na tayo. Hindi tayo pwedeng huminto sa paghahanap kay Amira. Ngayon, eto na. Pagbaba nga nila dito banda, eh hindi pa rin talaga nila mahanap kung saan ba yung farm ng Terra family rito sa Bulacan. Samantalang si Amira, nagkamalay na siya. Nakita niya may mga katabi siyang cobra. Ang ginawa niya, nanalangin siya kay Maria Makiling. Paulit-ulit niyang binabanggit ang Maria. Makiling, dinggin ang mithi ng puso mong tulong ng kalikasan. Aking kailangan, maghatid ka ng tulong at kaligtasan, di ba? Umiiyak na nga rito si Amira, sabi niya, Maria Makiling, tulungan mo ako. Gusto ko nang sumuko, ayoko na. Sabi naman ni Maria Makiling, alam mo, meron pang mas matibay sa kanila Amira. Yun ay walang iba kundi ang puso mo. Kailangan mo maging matibay. Eto, kunin mo. Inabot sa kanya yung mutya. Diba? So, ibig sabihin nun, binigyan siya ng pag-asa na lumaban. Yan nangyari, sa paghingi niya ng tulong kay Makiling, dininig yung kanyang mga panalangin. Kaya nangyari, hindi siya sinakpan ng mga kobra. Para kasi nakokontrol niya yung mga hayop eh, parang nakakausap niya talaga. Ngayon napadpad na nga sila rito at napahinto si Alex. Sabi ni Rose, ba't kuminto Alex? May nakita ka ba? Eto, mayroon sasakyan ng pulis, kailangan natin humingi ng tulong sa kanila. Ngayon eto na, sabi naman ni Porsche, naiinip ako, ba't walang ingay? Ba't hindi siya sumisigaw? Di ba ang plano naman talaga natin takutin siya? Sabi naman ni Seb, alam mo, nahuli na tayo dati. Ayoko lang naman na managot tayo sa pangalawang pagkakataon. Sabi naman ni Oliver, alam mo Seb,
di naman talaga siya tutuklawin kung di siya gagalaw. Sabi naman ni Portia, thanks for the trivia, Oliver. Ano, mag-ingay ka. Natutulog na yata ito eh. O baka naman napatay ni Amira yung mga cobra, kaya wala nang ingay na nagaganap. Alam mo kuya, huwag kang mag-alala. Ang plano lang naman talaga natin, eh takutin siya. Para magmakaawa na siya na tigilan tayo at hindi tayo kalabanin. Kasi nga si Seb merong konsensya kahit papano. Mabait siya eh. Di gaya ng spoiled brat ng kapatid na si Portia na talagang pasaway. Hindi talaga nakikinig. Kaya sabi ni Portia, bubuksan ko na ito. Huwag! Bubuksan yan! Sabi, hindi ako titigil hanggat di ko nakikita ang kalagayan niya. Nung pagbukas niya ng takip, natuklaw silang lima. Ang tatlong cobra. At nagkamali na nga si Amira. Nakabangon siya hanggang sa nakatakas. Ngayon, eto na. Hinahanap nga nila itong pulis. Walang lumalabas. Pero naman takatak na ano, nagtitinda, ang dumaan. Sabi ni Rose, Atay, itatanong lang ko ako sa inyo, saan ko ba dito yung pulis? Sabi ni tatay, Ay, kung gusto nyo makausap ng pulis, yan po ang police station. Punta lang ho kayo. Ah, sige ho. Ngayon, nagulat sila. Kasi yung matandang lalaki, hindi pa nakakalayo sa kanila, eh, hinold up na. Pero yung minang hold up kahit maaraw, no? Bagay, wala nang pinipiling panahon ngayon. Hindi pa rin talaga sila humihingi ng ano eh, ng tulong sa mga pulis kasi nga, nag-aalala si Rose, baka mapahamak sila, baka nga naman kasi kakampi ng ano, pamilya Tera yung mga pulis. Pero si Alex kasi, desidido talaga humingi ng tulong sa mga pulis. Hanggang sa, ano, natulungan nga niya yung matandang lalaki na ibalik yung pitaka, no, yung kinita niya kasi palaban si Alex, malakas eh, malaki ng katawan eh. Ano mang si Amira, lalayo na sana siya dahil nakalabas na nga siya ng bahay. Naalala niya yung mga panahon na nabubuhay pa ang nanay niya na kapag ikaw ay naargabyado kahit anong mangyari, piliin mo pa rin maging mabuting tao, piliin mo pa rin tumulong sa kapwa mo kahit yung taong yun ay ayaw sa'yo. Diba yun yung aral na nakuha niya sa nanay niya kahit labag man sa kalooban niya. Ngayon si Seb humingi ng tulong, sumisigaw, tulungan mo kami Mira, sabi ni Oliver, ganun din, tulungan mo kami, mo kami iwan, tulong. Pagbalik niya sa loob, sabi ni Portia, gagawan mo to, no? Ikaw may gawa nito, kaya kami natuklaw. Ano? Anong gagawin mo sa amin? Pupunta ka dito para patayin kami, para tuluyan kami. Sabi naman ni Amira, eto ang ano, petals ng bulaklak ng mutya. Ilalapat ko to sa parte ng katawan na mayroong tuklaw. Ilalapat ko lang to at gagaling na ang mga sugat nyo. Sabi niya. Pero mo, imbis na ipagamot ni Amira yung sarili niya, mas inuna pa niya yung ibang taong gamutin. Ganon din si Seb na nawala na ng malay. Samantalang si Maxine, saka si Oliver, saka si Portia, nakakapagsalita pa kahit papano. Ito namang si Ren, hinang-hina na, pero may malay pa siya. Ibinigay niya yung petal kay Maxine, inilapat. Ganon din si Oliver, inilapat sa may kamay. Si Maxine pala sa may binte. Si Ren naman sa may kamay din, natuklaw. Ayan o. Sabi naman ni Amira, gagaling din kayo. Ano, kakalabanan nyo pa ba ako? Sa akin lang naman, hindi nyo kailangan magpasalamat. Tantanan nyo na ako, sabi ni Amira. Ngayon, eto na. Meron silang nakita ang pulis kasi nga, dinakit na nga yung ano, hold-upper. Sabi nga ni Rose, una tayo may hinagpunong sa mga pulis, baka tauhan niya ng pamilya Tera. Kahit na, Rose. Iba na ang usapan ko, nawawala na si Amira. Ah, sir, alam niyo po ba yung farm dito ng pamilya Tera? Farm ng pamilya Tera? Ano yun? Saan yun? Ah, sige ho, wag na ho pala. Salamat na lang po. Ngayon, narinig ng matandang lalaki, sabi niya, alam ko yung sinasabi niyo, narinig ko, na hinahanap niyo yung farm ng pamilya Tera. Eh matagal nang walang tao doon, abandonado na yun. San ho ba namin makikita yun, tay? Itinuro na yung address. At talagang nagmamadali na nga itong sina Rosa kasi Alex, wala na silang pinapalagpas na oras. Samantala, sabi naman ni Oliver, okay na ako. Nakakahinga na ako ng maluwag, sabi naman ni Rin. Ako rin, sabi naman ni Maxine. So utang pa namin ang buhay namin sa'yo, kung ganun. Ngayon nagkamalay na itong si Seb, sabi niya, anong nangyari? Kasi nawalan siya ng malay eh.
Sabi naman ni Oliver, si Amira may gawa nito. Ginamot niya tayo gamit nung halamang dala niya. Abe, no? Ito namang si Amira, bahala na kayo dyan. O ito po yung natitirang mutya, gamitin nyo. Nang mabago naman yung pag-uugali nyo, iniwan niya na yung lima. Ngayon, ito namang si Seb, nagpasalamat kay Amira, di ba? Sabi, utang namin ang buhay namin sa'yo. Kasi nga si Seb mabait eh, kahit papano eh, di ba? May konsensya siya eh. Samantalang si Portia, ang sama pa rin na ugali. Wala pa rin utang na loob, di ba? Kasi nga, sinisisi niya si Amira na siyang may gawa nito. Kaya sila natuklaw ng mga kobra. At dito na po nagtatapos ang review ni Rica para sa araw na to, mga kapuso. Kung bago ka pa lamang sa aking channel, kung maaari makahingi ako sa iyo ng subscribe at i-click mo na rin ng bell icon para lagi ka updated sa mga episodes na Makiling and other GMA shows tulad nito. Maraming salamat sa inyong panonood, mga kapuso. Happy weekends and God bless us all.